Sa isang maulan na madaling araw ng ikasyam ng Setyembre 1995 sa Panoramaville, Santa Rosa, Laguna, isang mahinang boses ng babaeng nagsasabing, Diyos ko po ang narinig ni Ellen Marquez na nagmumula sa tahanan ng kanilang kapitbahay, ang mga payumo. Ngunit hindi na ito naulit kaya't hindi na niya inintindi pa. Lingit sa kanyang kaalaman, natatakpan lamang ng buhos ng ulan ang mga sigaw at pagmamakaawa ng mag-iina sa kabilang bahay. Apat na kalalakihan ang sumugod, gumapos at pumatay sa mag-iina at apat niyang anak. Ngunit may isang mabubuhay. Maituturo kaya niya ang mga salarin? Tara, alamin natin sa history pagkadiskubre. Pagdating ng 10 a.m. ay dumaan na sa bahay ng mga payumo ang anak ni Ellen na si Maay upang sunduin si Helen Grace Payumo o mas kilala bilang si Sweet na karaniwan niyang nakakasabay papasok sa St. Anne's School kung saan sila magkaeskwela. Kumatok at sumigaw sa labas ng pintuan si Maay, ngunit nang walang sumagot ay umalis na din siya. Maya pa ay pumunta si Ellen at isang kapatid nito sa El Shaddai upang tawagin si Nancy Payumo sa kanilang bahay. Nang walang sumagot sa kanila ay naisipan nilang bumalik sa bahay ni Ellen at balikan si Nancy ng 1 p.m. Pagdating ng 1 p.m. ay bumalik sila Ellen sa bahay ni Nancy, ngunit wala pa rin sumasagot mula dito. Maya pa ay dumaan ay isa pang kaibigan ni Nancy na si Neddy Banag sa bahay nila Ellen upang magtanong kung nasaan si Nancy dahil walang nasagot sa bahay nito. Ngunit hindi din alam ni Ellen, kaya tinungo nila ang bahay ni Nancy upang tawagin ito. Nang wala pa ring sumagot ay nag-alala na ang dalawa, kaya tinawag nila ang isa pang kaibigan nila na si Connie Salazar at sinubukan nilang tumawag sa labas ng bahay ng mga payumo. Nakapagtataka na sa oras na iyon ay walang gising o wala man lang nalabas kahit isa sa mga miyembro ng pamilya, kaya naman itinulak ni Connie ang isang bintana sa kwarto at hinawi ang kortina kung saan nakita niya ang tila natutulog ng mga tao. Sinubukan nilang kumatok at magtatatawag muli, ngunit wala pa rin nasagot. Kaya naman tinawag na nila ang president ng Homeowners Association na si Willie Candelario na siyang ipinag-utos na akyatin ang bubungan ng mga payumo. Nang mabuksan ang pintuan sa harap ng bahay ay una nang pumasok si Connie na ilang saglit lang ay sumigaw na ng patay na ang kumare ko. Sumunod na pumasok si Candelario. Unang tumambad sa kanya ang madugong sahig ng sala. Sa loob ng master's bedroom ay nakita niya si Joanne na nakadapa sa kama. Si Maan ay nakahiga sa sahig at nakatagilid sa kana. Si Nancy ay nasa sahig sa gilid ng kama. Lahat ay nakatali, nakapiring at wala ng buhay, maliban na lang sa bunso at ikalimang miyembro na ng pamilya na si Sweet na nakaupo sa sahig at nakasandal sa pader. Nakagapos man at duguan ay humihinga pa. Agad na isinugod ni Candelario at isang Danilo Guevara si Sweet sa St. James Hospital na 500 metro lamang ang layo kung saan siya ikinonfine at pinalagyan ng mahigpit na security. Critical ang naging kondisyon ni Sweet at 10 araw siyang napasa ilalim sa coma bago magising. Ang mga biktima ay miyembro ng pamilya Payumo. Kinilala sila bilang ang ina ng tahanan na si Nancy, 40 taong gulang, ang panganay na si Joanna Rose, 17 taong gulang, Maria Angela, 15 taong gulang, John Anton, 13 taong gulang, at Helen Grace o mas kilala bilang si Sweet, 11 taong gulang, at ang nag-iisang nakaligtas sa karumal-dumal na krimen. Ang ama ng tahanan na si Angelo Payumo ay wala sa bahay sa araw na mangyari ang krimen. Ayon sa report ay ilang buwan nang hiwalay si Nancy at Angelito. Investigasyon. Kinabukasan, matapos matagpuan ang mga bangkay ng pamilya Payumo, ay agad na binuo ang Task Force Payumo Mask at nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Ayon kay Chief Superintendent Santiago Alino ay may na-recover na silang isang kutsilyo, t-shirt at sweatshirt sa loob ng bahay ng mga payumo. Pinaniniwalaan nilang isang kahoy na replika ng rifle na ginagamit sa high school military trainings ang ginamit ng mga suspect upang hampasin ang mga biktima. Sa kanilang pag-iimbestiga ay nakita nilang walang mahahalagang gamit gaya ng alahas, pera o iba pang mahahalagang bagay ang nawawala. Kaya naman ay ni-rule out nila ang pagnanakaw bilang motibo sa krimen. Sa kanilang panayam naman sa mga kapitbahay, nagmula ang paniniwalang maaaring kakilala ng isa sa mga anak na babae ng pamilya Payumo ang suspect. Ayon sa mga kapitbahay ay mayroong party na naganap sa kanilang nayon kung saan ilan sa mga dumalo ay mga teenagers na lulong sa bisyo. Isa sa mga ito ay natipuhan ng isang dalagang babae ng mga payumo na tumanggi sa may bisyong teenager nang alukin itong makipagsayaw. 16 Setyembre 1995, nakatanggap naman ang mga otoridad ng isang tip mula sa hindi pinangalanang informant na naging dahilan upang tawagin
bahagi ng mga ito si Danilo Lapis para questionin. Noong araw bago ito ay inimbitahan na rin ng mga investigador ang kapatid niyang si Francisco Kit Lapis para questionin kaugnay sa mga pagpatay. Kinabukasan, magkahiwalay na inimbitahan ng mga otoridad para questionin si Edmond Delmo at Maximo Delmo, hindi magkamag-anak. 18 September 1995, habang nasa kustodiya pa ng mga pulis ay nagbigay ng kanyang extrajudicial confession si Danilo Lapis na pinangalanan ang dalawang Delmo at ang kanyang kapatid na si Francisco Kit Lapis bilang mga salarin sa naganap na master na nagresulta sa pagsasampa ng mga pulis ng kasong pagpatay at bigong pagpatay sa mga akusado na sina Maximo Delmo, Edmond Delmo at Francisco Lapis. Inilista ang sinampang criminal case sa kanila bilang criminal case number 7369 para sa tatlong namatay na miyembro ng pamilya Payumo at criminal case number 7370 para sa bigong pagpatay kay Sweet. 20 September 1995, inamyendahan ng pulisya ang mga reklamo upang isama si Danilo Lapis na tumanggi maging state witness. 25 September 1995, formal nang binawi ni Danilo ang kanyang extrajudicial confession sa harap ng MTC judge at sinabing pinahirapan siya ng mga pulis para umamin. Sa parehong araw ay naipronounce ng fit for questioning si Sweet ng kanyang mga doktor. Pinakitaan siya ng 38 litrato kung saan itinuro niya ang tatlong teenager na sina Jesse, Jojo Ramos, Alan Cruzata at Bernabe Ibanez bilang mga salarin at inilarawan din ni Sweet ng detalyado ang naging partisipasyon ng mga ito. Sa harap ng maraming saksi, kasama na ang kanyang mga kamag-anak at mga doktor, ay idinetalye ni Sweet ang mga nangyari sa araw na naganap ang krimen at sumagot sa mga katanungan kahit pahinto-hinto dahil sa kirot na nararamdaman. Kinabukasan, pumunta si Judge Estanislao Belan ng Santa Rosa Laguna Municipal Trial Court sa Makati Medical Center kung saan inilipat si Sweet para kanyang makapanayam. Ragresulta ito sa pagbabago ni Judge Belan sa criminal case 7369-70 upang isama sina Ramos, Cruzata at Ibanez bilang mga suspect. 27 October 1995, nag-issue ng resolusyon si Judge Belan ng investigasyon sa probable cause laban sa 6 na akusado. 18 Enero 1996, nagbigay ng 2 sinumpaang salaysay si Sweet. Ngayon ay binabawi na niya ang akusasyon laban sa 3 binatilyo na sina Ramos, Cruzata at Ibanez na napawalang sala naman sa sumunod na buwan. Sa halip ay pinangalanan niya sina Maximo Delmo, Edmond Delmo at Francisco Lapis bilang mga salarin sa pagpatay sa kanyang pamilya. Parehong-pareho ang detalye ng kanyang unang sinumpaang salaysay at 2, maliban na lamang sa mga salarin na ngayon pinalitan niya. Sa araw na in-interview siya para sa una niyang sinumpaang salaysay ay mayroon pang black eye si Sweet at sariwa pa ang kanyang mga sugat. Mapungay ang mga matinto at nang simulan ang interview ay sinabi nitong kapiraso lang ang itanong sa kanya. Ngunit napansin ng nag-i-interview na tila may bumabagabag sa bata at minsan ay nauutal ito. Ayon sa interview kay Sweet noong 2014 ay galing ang kanyang pamilya sa isang acquaintance party ng isa sa nakatatad ng kapatid niyang babae at pasado alas 12 na rin sila nakatulog. Base sa salaysay ni Sweet sa pangyayari, madaling araw ng 5 September 1995, natutulog noon si Sweet sa kanilang kwarto kasama ang kanyang ate Maan nang maalimpungatan sila dahil sa isang ingay na nagmumula sa sala. Sa kabila ng protesta ni Sweet na huwag lumabas ng kwarto ang kanyang ate Maan, ay lumabas pa rin ito nang marinig nila ang sigaw ng panganay nilang kapatid na si Joanne. Maya-maya pa ay nag-alala na din si Sweet at lumabas ng kwarto. Una nang nakita ang kanyang nanay na si Nancy, nakahiga sa sahig malapit sa pinto ng banyo. May busal at nakapiring ang mata. Nakatayo sa tabi niya si Maximo Delmo, nakilala ni Sweet bilang si Tito Imoy, kaibigan ng kanyang ama. Nakita niya rin si Edmond Delmo malapit sa hapagkaina na binabantayan ang kanyang ate Maan, habang ang isa pang lalaki na hindi niya kilala ngunit nang lumaon ay nakilala bilang si Francisco Kit Lapis ay nakaluhod malapit
malapit sa TV at kasalukuyang itinatali ang kanyang kuya John Anton. Ang kanyang ate Joa naman ay nasa sofa, nakatali, nakapiring at may busan. Nang makita ni Francisco si Sweet ay agad niya itong pinadapa, itinali, binusalan at nilagyan ng piring na inilarawan ni Sweet bilang isang malambot at manipis na tela. Sa interview kay Sweet noong 2014, ay tinanong siya kung may sinabi ba ang mga suspect habang ginagawa sa kanila iyon. Sinabi ni Sweet na, ah, meron po. Nung pinadadapa po ako ng suspect, sabi po sa akin, kailangan namin itong gawin sa inyo kasi may kasalanan yung daddy nyo sa amin. Matapos silang itali, busalan at lagyan ng piring ang mga mata, ay nagpunta umuno saglit sa master's bedroom ang mga salarin. At ilang minuto pa ay kinaladkad na ang apat na babae papunta sa master's bedroom. Si John Anton naman ay iniwan sa labas kasama si Edmond Delmo. Nakita ito na Sweet dahil habang kinakaladkad sila papasok sa master's bedroom ay nalaglag ang kanyang piring na hindi na itali ng mahigpit. Bagamat patay ang ilaw ay naaaninag niya mula sa ilaw ng poste sa labas ang mga mukha ng salarin. Si Maximo Delmo ay mayroong hinahanap sa kanilang cabinet. Dito na umuno sila, sinimulang saksakin ni Lapis. Una na si Nancy, sumunod si Joanne. Bago naman si Maan, narinig pa ni Sweet ang pagmamakaawa ng kanyang kuya John Anton. Aray, aray, wag na po. Bago siya lapitan ni Lapis at hinampas ng isang piraso ng kahoy sa kanyang muka at legs. Matapos nito ay sinaksak umano siya sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Dito po sa leeg habang itinuturo niya ang kanyang leeg. Bago po niya tanggalin, iniikot-ikot pa po niya yung patalim. Sumunod nito ay sinaksak naman siya sa kaliwang bewang kung saan hinimatay na siya dahil sa sakit na naramdaman. Ayon kay Sweet, ang dahilan kung bakit hindi niya agad itinuro ang mga salarin ay dahil natatakot siyang madamay ang kanyang ama, lalo na at kaibigan niyang Matalik, ang kinilala niya bilang Tito Imoy. Hindi ko agad sinabi ang katotohanan dahil natatakot ako, dahil alam ko na si Tito Imoy ay kaibigang Matalik ng aking daddy. Bukod sa takot niyang madamay, ang ama ay natatakot din siyang magalit ito. Sinabi ni Sweet sa kanyang pag-amin, parang natuwa siya nang ituro ko ang tatlong teenagers. Ngunit ayaw niyang ituro ko si Tito Imoy at ang kanyang grupo. Bukod pa dito ay sinabi ni Sweet na natatakot siya kay Tito Imoy dahil napatay na ng grupo nito ang kanyang ina at mga kapatid. Ay maaari siyang balikan ang mga ito para patayin. Paglilitis. Sa panahon ng paglilitis, bagamat si Maximo Delmo lamang ang kanyang kilala, ay walang pag-uutubili niyang itinuro sina Edmond Delmo at Francisco Kit Lapis bilang mga sabot nito sa araw ng krimen. Sa kabila ng napakahabang cross-examination na isinagawa ng apat na defense lawyer, ay nanatiling consistent si Sweet sa kanyang salaysay na nalaglag ang kanyang piring kaya positibo niyang nakilala ang mga salarin, nakita at narinig ang mga pangyayari bago siya mawala ng malay. Base sa salaysay ni Sweet at sa ocular inspection na isinagawa ng OSG, ay sapat na ang ilaw na pumapasok mula sa poste sa labas ng bahay at ilaw sa likuran upang makilala ang suspect. Nang tanungin ang pagkakakilala ni Francisco Lapis ay sinabi ni Sweet na ang mata po niya, ilong at bibig, kahit ano po ang magbago sa kanya, makikilala ko rin pa siya dahil iyon pong mga mata niya ang nakita ko nang nasa hukuman. At iyon din ang nakita ko nang pagsasasaksakin ang mami ko at mga kapatid ko at nang saktan din po nila ako. Ika-20 ng Marso 1997, nagbaba ng desisyon ang Regional Trial Court ng Binyan, Laguna Branch 24 nang guilty beyond reasonable doubt ang mga salarin na sina Maximo Delmo, Edmond Delmo at Francisco Kit Lapis nang guilty para sa kaso ng apat na pagpatay at isang bigong pagpatay at hinatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Si Danilo Lapis naman ay pinawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Dagdag pa nito ay hindi din siya kinilala ni Sweet bilang kasabwat sa krimen. Ayon kay Police Inspector Rizaldi Garcia sa kanilang interview kay Danilo ay naririnig nitong may nangyayari sa loob ng bahay, ngunit hindi niya mailarawan ang pangyayari sa loob. Nang tanungin si Sweet sa isang interview ng Soko noong 2014 kung paano siya bumabangon, ay sinagot lamang ni Sweet na, nagdadasal lang po ako. Tapos aside po sa mga family ko, kahit wala na po sila, yun pa rin po ang inspirasyon ko. Sa akin, para po sa akin, para po bumangon. Tsaka po, para na din po sa sarili ko, kasi kung hindi po ako babangon, wala pong mangyayari sa akin. Hanggang dito na lang, kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Sweet Payumo
I-comment lamang ang inyong opinyon sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.